kabayan, Mang Abner. Ayan, welcome po muli sa aking Mang Abner's Vlog. Okay, kung last time po ay naibahagi ko sa inyo ang mga lutuing Bisaya, ano ho, mula sa Bisaya at Mindanao, eh siguro dahil sa pag-share ko sa inyo ng mga lutuing iyon, na napagkakamalan nyo kung ako ay isang Bisaya, ako po ay tumangkilik lamang ng mga pagkain Bisaya sapagkat ako po ay napadpad sa mga lugar na iyon. Ano po? This time ay hindi naman ako papayag na hindi maibahagi sa inyo ang pagkain kung saan naman ay sa aking lugar ng galing. Okay? Sa kalaman po ng lahat, ako po ay isang Ilocano. Kaya ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pagkain Ilocano. Okay? Mas madalas po na kapag sinabing pagkain Ilocano, ang unang sumasagi sa isip ninyo ay ang pinakbet. Hindi po. Mayroon pang isang pagkaing Ilocano na mas madalas na lutuin ng aking mga kababayang Ilocano sapagkat ang mga sangkap nito ay nandun lang sa likod bahay o kung saan-saan. Ano ho? Basta't mayroong inihaw lang na isda, pritong isda, yun na, pwede nang i-match. Okay, ang tawag po namin dito, no? Sa Katagalugan, ang tawag po dito ay dinding-ding. Ano? Huwag niyo pong isipin ng dinding, maubos yung dinding ninyo. Sa Ilocano naman, ang tawag namin dito ay inabraw. Okay? Ang inabraw ay maraming version po yan, napakadami. Okay? Nandiyan ang pagsamahin mo yung buwan ng malunggay. Ano ho? Sasamahan mo. Wow! Sama mo ng konting okra, ng sigarilyas, at meron din dyan yung labong, samahan mo ng saluyot, ano? Meron din dyan yung bulaklak ng kalabasa, no? Samahan mo ng talong pa rin, ano? Sitaw, kamote, ano? Marami pong pwedeng kombinasyon, okay? This time, ang lulutuin ko naman ay yung alam kong namimiss ito ng aking mga kababayang Ilocano na matagal nang hindi nakaka-uwi ng kanilang probinsya. Okay? Ang aking version this time ng dininding o inabraw ay ang inabraw na mayroong alokon. Ano po? Ayan. Later, makikita nyo kung anong itsura ng alokon. So, umpisa na natin. Okay? Let's go! Talong ay siguraduhin natin na malinisang mabuti sapagkat sa aking pagkakaalam ang gulay na ito, itong talong, eggplant, ang royalty na gulay. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ito ay laging may bantay. Ayan, yung mga bantay niyo. Isan po natin mabuti. Ano? Although ayon sa mga lalubhasa sa paggugulay, usually po yung pong mga talong na walang bantay or sabihin na natin sa alam nyo na yon ay may mga pesticide. At yung mga meron na mga bantay, kung makikita nyo, masusumpungan nyo, according to them, ito po ay organic. Ano ho? Kaya sila ay napasok ng mga bantay ay dahil sa walang pesticide. Kaya sila nakakapasok. Kaya siya organic. Sabihin, pag organic, natural na natural. Kaya lang, lilinisan po natin. Friendly naman po yan. Kasi doon lang din naman sila nag-absorb ng kung ano ang kinain nila sa gulay.
Ayan. Piniprepare na po natin ang mga sahog para po sa ating lutuing dininding. O kung sa Ilocano, ito ay tawagin inabraw. Alam nyo ba na maraming klase ang dininding o kaya ay inabraw? Ito pong niluluto ko ngayon, piniprepare ko ay isa sa mga klase, ano po, ng inabraw. Iba't ibang klase ang inabraw kasi katulad dito napansin nyo, ang inabraw natin ay may kasamang alukon, okay, mayroong talong, ano po, mayroong sigarilyas, o ang tawag sa Ilocano ay palang. Meron din naman tayong bataw, o kung tawagin naman sa Ilocano ay parda. At syempre, hindi mawawala ang kamote. Ano? Bakit may kamote? Ang kamote po ay nagpapalapot. Ano? Ngayon, dun sa ibang mga, ibang klase naman ng inabraw o dininding, basta nasa tamang kombinasyon lang. Kunyari, yung isang klase ng inabraw o dininding na labong. Yung labong, pwedeng partneran ng saluyot. Ayan. Okay? Pagka may saluyot na, huwag nyo nang lagyan ng okra. Kasi sobrang ano na yun, dulas. Napakadulas na po yun. Okay? At meron din yung mga inabraw na katulad ng bulaklak ng kalabasa. The best po yun. Okay? Kasama naman nun, mga talong, garilya, no? Ang importante po dyan, ano ho, hindi ho matatawag na inabraw o dininding ang ganitong klaseng lutuin. Ano ho? Kumbaga, kahit ano ay pagsamasamahin mo anong klaseng gulay. Pero, ang distinction kung bakit kailangan siyang matawag na inabraw o dininding ay walang iba kundi yung bagoong. Bagoong ang nagdadala sa lutuing ito. Ito po ay originally an Ilocano dish. Ito. Kaya, kumbaga, kung ano ang available na gulay, ay siyang ginagamit po ng ating mga kababayang Ilocano. Pero, sabi ko nga kanina, hindi nawawala yung main na rekado po niya. Walang iba kundi yung bagoong. Yung iba po naman, kunyari mga nasa syudad na nahirapang bumili ng bagoong, alternative po nila yung patis. Pwede naman po yun, patis. Ang importante eh, yun ang pinaka-main na ano niya. So, yung, ang patis po naman ay galing sa bagoong yan eh. Yun yung pinaka-tining sa ibabaw ng bagoong. Ano? Kaya parehas lang po yun. Pero, the best pa rin ang bago. Yun po yun, mga kababayan. Okay? So, alam niyo na po, ha? Mamaya, makikita nyo, napakasimple na kung paano lutuin nyo. Ano? Napakasimple. Okay? Ito naman yung ating ipangsasahog. So, nagprito na lang tayo ng galunggong na maliliit. Ano? Usually, pwede rin tayo mag-ihaw ng kahit anong isda at siyang iibabaw. No? Ayan na po siya. Okay? Sa syudad, yung iba po natin na kumbaga hindi mahilig na ipangsahog ang isda, itong isda o iniho na isda, ang ginagawa po nila ay nagsasangkot siya sila ng baboy, which is pwede naman. Ang importante, uulitin ko, wag na wag mawawala ang bagoong. Yun po yun. Ayan na po yung tubig natin sa kaserola. Lagyan lang po natin ng katamtaman. According kung saan, kung gaano kadami ang gulay na isasanggap po natin. Ayan, medyo painitin po natin ng konti. Actually, pwede na rin nating ilagay ang kamote. Para habang umiinit yung tubig, ay napapalambot ang kamote. Kasi ito, ay isa sa mga matitigas na sangkap. Ano ho?
ng ating inabraw. Ayan, para sumabay sa pagpapalambot. Okay? Balikan po natin siya in a few minutes. Ayan. Check po natin kung medyo malambot na ang ating kamote. Ayan. Kapag medyo malambot na, pwede na nating sunod ang iba pang mga gulay. Susunod na po natin ang sibuyas para maglasa. Ano po? And then, ang ating kamatis para lasang-lasa ang ating sabaw. Ang paglalagay po natin ng mga gulay ay hindi po maaring sabay-sabay. Ito po ay dapat according sa kanyang texture. Kumbaga, mauna yung medyo matitigas. No? Ito na po yung ating sigarilyas. Siyempre, huwag nating kalimutan lagyan ng sealing green. Ano? Actually, sa Kailokanuhan, meron tinatawag na sealing Iloco. Sealing green din po siya, kaya lang medyo mas darker ang pagka-green at medyo mas matulis as matambok. Sa susunod, papakita ko sa inyo kung anong klaseng sili po yun. Susunod na rin po natin ang bataw. Ano po? Actually, kahit naman po walang bataw yan, pwedeng ikombinasyon ito sa ibang pagkakagulay ng ating dininding or inabraw. Pero medyo na-miss ko tong gulay na to . Kaya yan, sinama ko sa sahog. Ano po? Siyempre, lahat yan ay gulay. Lahat po yan ay mayroong health benefits. Ayan. Okay. Ayan, medyo lumalambot na. Isusunod na natin yung ibang gulay. Ayan, palibasa, hindi pa dumarating yung aking inutusang bumili ng bagoong, ay patis na lang po ang ating gagamitin. Itong patis na to ay galing pa sa Bataan, mula kay Tita Ida. Ayan. Tita Ida po ay na-feature na rin sa unang hirit at sa iba pang mga television network like Net25. Ano? Malaking supplier po yun. Magkakaroon po tayo ng separate vlog para kay Tita Ida. Okay, sunod na natin ang talong. Okay. Ayan. Pag po natin hinuhuli ang talong at yung alukon, ito po ang mga gulay na medyo malambot ang texture. Okay? Pag ito inuna nyo, sigurado, baka malusaw na. Kaya ihuhuli po natin ang talong. Okay po? Ayan. Okay. Ihuhuli natin. Sabi nyo kanina, konti lang yung kanyang sabaw. Pero punong-puno na po tayo ng gulay ngayon. Siyempre, ayan. Ating pang finale. Si Mr. Alokon. Makikita nyo kung ano ang sarap na dulot ng ating inabraw. Masarap ito. Ayan, ilagay na rin po natin ang ating patis. To taste po yan, pwede pong dagdagan mamaya pagka kulang sana. Ayan, pwede na natin babaw ang sahog natin. Okay, antayin na lang po natin na mga ilang minuto upang ito po ay siguradong luto na. Ayan mga kababayan, nakita nyo naman. Sana ay naibigan ninyo ang aming inihandang pagluluto ng aming paboritong inabraw mula po yan sa aming mga Ilocano. Sana ma-share namin to sa inyo. Anyway, alam naman namin na maraming nagluluto niyan. Yung tawag nila diyan ay dininding. Pero
ang bottom line natin dito ay sana ay nagustuhan ninyo, no, sa aming payak na paghahanda ay matutunan ng ating ibang mga kababayan kung paano lutuin yung dinding na yan o inabraw. Kaya salamat sa inyong pagtangkilik at hanggang sa muli, sana ay magkita-kita pa tayo, ano? Pansamantala, paalam, babalik po kami, marami pa kaming lulutuin para sa inyo. Goodbye!